Hello mga sanggay, ako muli ito, nagbabalik para sa panibago natin pag-uusapan na kabubulutan po ng kaalaman at aral. At ngayong oras nga mga sanggay, pag-uusapan natin ang malaking isiniwalat ni Imelda Marcos noon. Na noon pa man mga sanggay, nag-warning na po siya sa ating gobyerno na pinamumugaran na po noon ng mga dilawan patungkol po sa nangyayaring pang-aagaw ng ibang mga bansa sa ating ilang isla sa West Philippine Sea, including mga sangkay ang Saba. So dito, mapapanood natin ang isang actual video nung si Imelda Marcos ay nagsalita dito sa Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea na nag-warning na po siya sa ating gobyerno na nagpapatunay lamang ito mga sangkay na ang mga Marcos talaga ay tunay na nagmamahal sa ating lupain na ayaw po talaga nila na maagaw ito o makakuha ng paraan ang mga banyaga para makapwesto sa ating teritoryo. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy, kamusta po muna lahat ng ating mga kababayan from Luzon, besides Mindanao, Saba, maging sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang bansa. Shoutout din po sa lahat ng mga kabataan dyan na palagi pong sumusuporta. Maraming salamat po sa inyong lahat. Paki-like and follow din po ang Facebook page ng Team Paangat. Ang Team Paangat ay grupo ng mga kabataan na sumusuporta po sa ating pamahalaan. At bago ko makalimutan, paki-subscribe po ang ating channel at paki-click din po yung bell notification para lagi po kayong ma-update sa bawat video na ina-upload po natin. So ito na nga mga sanggay, panuorin na po natin ang isang malaking isiniwalat ni Imelda Marcos noon sa gobyerno ng mga Dilawan tungkol sa West Philippine Sea at ilan pang mga isla ng ating bansa. I'm running for the presidency is because our sovereignty, the sovereignty of our country is endangered. Huli naman ang lahat. Protektado noon ng Marcos government ang soberanya ng Pilipinas. Ngunit nung mapatalsik ang Pangulong Marcos ay inalis ang mga sundalo sa West. I'm running for the presidency because beyond the ultimate end of politics, which is justice for all, is because our sovereignty, the sovereignty of our country is endangered. That moment pa lang, si Imelda Marcos na ay nagsiwalat at nag-warning na po siya sa Pilipinas. Yun po yung naging concern niya, na tatakbo daw siya sa pagkapangulo ng Pilipinas. Dahil nga po ang soberanya ng Pilipinas ay nasa point na naninilikado mga sangkay sa kamay ng mga dayuhan. So ito po yung reason kung bakit isiniwalat niya na yun ang dahilan talaga kung bakit siya tatakbo bilang Pangulo. At noon pa po ito mga sangkay. The Korea Constitution of 1987 surreptitiously deleted the historical legal rights to our territories. Yun nga po yung sinasabi ko mga sangkay, yung 1987 Constitution, para po mas maintindihan ng maraming kabataan at maraming Pilipino. Basura po yan. Marami pong nilaglag ang 1987 Constitution sa ating soberanya at sa buong sistema ng ating pamahalaan ngayon mga sangkay. Kaya dapat nga po talaga na mabasura na itong 1987 Constitution kasi yan po yung malaking sumpa sa Pilipinas kung bakit bagsak ang ating bayan, naghihinagpis ang ating bansa sa kahirapan. Kaya yes to constitutional reform, ibasura na yung 1987 Constitution ng mga Dilawan. And this will endanger our country, especially so we're in a very strategic place in the world today. But to the east of us is the Pacific Ocean, which is the focus of the world today and covers 32.5% of the world's surface. On the other side is the China Sea. The China Sea, across the China Sea, is the biggest world market potential.
aware ang mga Marcos na noon pa man kasi, panahon pa po ni Ferdinand Marcos, nagbabalak na po dyan yung mga Banyaga, yung mga karatig bansa natin na pumasok sa ating soberanya at makuha po yung ilang isla. Kasi marami po dyan nagki-claim na. Nandyan po yung Malaysia, Taiwan, Brunei at China na sinasabi po talaga nila na part sila sa lugar na yan. Kanila daw po yan ayon po sa kanilang kasaysayan. Kaya nga lang mga sangay, ang pinagkaiba noong panahon ni Pangulong Marcos at panahon natin ngayon, doon sa panahon ni Pangulong Marcos, nakapwesto na po tayo. Kaya wala pong nakakapasok sa ating soberanya. Marami pong kasundaluhan yung nakapwesto doon. Kaya mga sangkay, hindi po basta-basta nakakapasok dyan yung mga Banyaga na itatry nilang i-claim. Kasi ang paraan lamang po na makapasok at makakuha po ng pwesto, itong mga gustong mag-claim sa ating teritory, kagaya po ng ginawa ng Vietnam, Taiwan, Malaysia, at maging ang China, tumiming lamang po sila na kung saan maluwag po ang nagbabantay doon sa ating teritoryo. Then nung nakita na po nila na maluwag to, saka sila pumasok mga sangkay at kumuha na po sila ng pwesto at nakaposisyon na po sila. So kapag nakaposisyon na po sila, medyo critical po yan. Mahihirapan po ang Pilipinas, lalong-lalo na po yung China ngayon mga sangkay na nakapagpagawa na po talaga sila ng artificial island. At para po sa inyong kaalaman, hindi lamang po ang China. Andyan po yung Malaysia na nakapagpatayo, nakakuha na po sila sa ilan sa ating isla at nakapagpatayo pa po ng ilang infrastruktura doon. Ganon din ang Vietnam kasi lumuwag. Noong panahon kasi ni Pangulong Marcos, sobrang higpit ng nagbabantay dyan. Kaya wala talagang basta-basta nakakapasok. At mamaya, ipapakita ko po sa inyo kung gaano kahigpit yung pagbabantay noong mga sundalo ni Pangulong Marcos sa ating teritoryo. Kaya hindi po sila nakabasta-basta makapasok sa ating mga isla. This can be a magnet for conquest and predators. For them to start picking one island after the other of our 7,150 islands of the country. There is a book, in fact, called The Dragon Strikes. Grabe, no? Natutunugan na nila Imelda Marcos na marami sa ating mga karatig bansa yung nagsisimula na pong magplano na pumasok. At ayon nga po sa after ng Marcos regime, napabayaan po ang ating mga isla. Na nagulantaan na lamang po sila noong 1995, ang ating gobyerno, sobrang gulat na gulat mga sangkay. Meron na po yung Taiwan, meron na po yung Vietnam. So, hindi na po yan na-claim ng ating bansa. Kaya nga po, kung galit na galit po yung mga Pilipino sa China, magalit din po sila sa Malaysia, Taiwan, Vietnam, dahil nga po sila nakapag-claim na po, nakapagkuha na po sa ilan sa isla natin. Nauna pa po, noon pa po mga sangkay sila, nakapagpatayo po mismo ng infrastruktura nila, mga satellite, na gamit po nila ang ilan sa isla ng ating bansa. So ito po yung concern ni Imelda Marcos, kaya nga medyo kinikilabutan ako kasi aware pa na talaga ang mga Marcos sa nangyayari sa ating soberanya na kung saan dahan-dahan na pong kinakamkam ng mga nakapaligid sa atin. Kaya pala noong panahon ni Pangulong Marcos, talagang bante-sarado po yan ng ating puwersa sa Pilipinas dahil nga po alam pala ni Ferdinand Marcos na anumang oras pwedeng pumasok itong mga karating bansa natin. Kaya hindi basta-basta yung mga nakabantay doon mga sangkay. Talagang malalakas na puwersa ng ating bansa para hindi po talaga sila makapag-overtake sa loob mismo ng ating soberanya. Which talks about a horrible war of the millennium that will occur in the South China Sea with the vast oil reserve between the Spratlys and Sabah. I am running, and this is the principal reason, sovereignty is endangered, and the survival of the Republic is in peril. Nakapangilabot lang pakinggan yung mga statement ni Imelda Marcos noong panahong yon. Dahil alam pala nila, alam ng mga Marcos, aware ang mga Marcos sa nangyayaring papalapit na po na mag-invade ito mga karatig bansa natin mga sangkay sa ating mga isla. Kaya po ito yung naging concern ni Imelda Marcos kaya daw po siya tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas at that time. And I think mga sangkay umatras din po siya
kalaunan dahil nga po pinipigilan po siya dito ng elitista at ang buong pwersa ng mga dilawan. So ayun mga sangga, I hope na mas naliwanagan po kayo sa sitwasyon ngayon sa West Philippine Sea kung papaano po ito pinayagan ng mga dilawan na makapasok ang Malaysia, Taiwan, Vietnam, China sa ating teritoryo since 1986. Maraming salamat po sa inyong panonood. This is me once again, San Cajun Jan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless.